前说一发有红衣一次快You are the king of peace and the lord of lords The great leader and provider Hallelujah Thank you Father Pinakamamahal namin Diyos, aming Yahweh at Shaddai. Pinupuri ka namin at pinuluwalhati. Pinasasalamatan ka namin o Diyos sa lahat ng patuloy mong pinagawa sa aming buhay. Yes, Lord. Sa kalakasan, sa bayarang buhay sa amin na dapat aming iniingatan at pinamahal. Yes, Lord. Sa lahat-lahat na bigay mo sa amin, trabaho, asawa, mga mahal sa buhay. Salamat o Diyos sa mga pinagkatiwala mo sa amin. Sa lahat-lahat ng ipinagagawa mo sa amin, O Lord. Dalangin po namin, Ama, na sa hapong ito, Ikaw po'y mangusap at kumilos ng may kalakasan. And I pray, Lord God, to fill this place with Your power, with Your glory, with Your Shekinah, with Your presence, O Lord God, with Your Holy Spirit. And we thank You so much, O Lord, for this day. I-bless mo ang lahat ng nandito, Lord God. Ang salita mo'y tumipo sa aming mga puso. Magalit po sa amin ang panibagong sigla at lakas. Magalit sa aming Panginoon ang bagong pananaw sa buhay at mithiin na masunod namin ang iyong kaluguban. Pagpalain po kami lahat ng lugar na ito. At lahat ng iyong mga manggagawa, kasama po, Panginoong Diyos, lahat-lahat ng parishioner sa lahat ng ito. Salamat po Diyos sa biyaya ng kaligtasan. Gamitin mo likod mo, mightily, boldly, and powerfully kasama ng iyong mga mag-awit sa aming kalalitnaan maranasan ka namin. Sundan ni Malatro Balaghan ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, sa kala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, aking purihin ang Panginoon. Sabihin niyo, masarap. Kumamit ka tayo ng napatok sa Espiritu Santo. Huh? Alam niyo yung Espiritong Banal. Ha? Diba? Pag napanood niyo sa TV, diba ako yung kumakanta at kayo kagagubay. Ano? Nagkaitas kami ng pamanin. Uwitin natin yun, ha? As well kami, the Holy Spirit or invocation. Hallelujah. Take over Holy Spirit. Make us your temple. Espiritu Banal, manahan ka. Espiritu Banal, pinatawagan ka. Espiritu Banal, sa buhay ko ito. Espiritu Banal, kailangan ko. Pulitin po natin. Espiritu Banal, manahan ka. Espiritu Banal, pinatawagan ka. Espiritu Banal, sa buhay ko ito. Espiritu Banal, kailangan ko
Luke chapter 4, from verse 1 to the following verses, you may open your Bible and let us read the good news of our salvation. May Bible ba? So, makinig na lang po. So, may Biblia po buksan ang Biblia. So, Luke chapter 4, from verse 1, the following verses. And it says, Jesus returned from the Jordan full of the Holy Spirit and was led by the Spirit into the desert, where he was tempted by the devil for 40 days. In all that time he ate nothing, so that he was hungry when it was over. The devil said to him, If you are God's son, order this stone to turn into bread. But Jesus answered, The scripture says, Man cannot live by bread alone. The devil took him up and showed him in a second all the kingdoms of the world. I will give you all this power and all this wealth. The devil told him, It was all been handed over to me, and I can give it to anyone I choose. All this will be yours then, if you worship me. Jesus answered, The scripture says, Worship the Lord your God and serve him only. Then the devil took him to Jerusalem and set him on the highest point of the temple and said to him, If you are God's son, throw yourself down from here. For the scripture says, God will order his angel to take good care of you. He also says, They will hold you up in their hands so that not even your feet will be hard on the stones. But Jesus answered, The scripture says, Do not put the Lord your God to the test. When the devil finished tempting Jesus in every way, he left him for a while. Sabi po sa Tagalog, Umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahon iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang patong ito. Ngunit sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito, wika ng Diablo. Ipagkakaloob ko ito sa akin, ipinagkaloob ito sa akin at may bibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot si Jesus, nasusulat. Ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatuhulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibigin niya sa kanya, kanyang mga anghel, na iingatan ka, aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato. Subalit sinagot siya ni Jesus, Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos siyang tuksurin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Napakaibig ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Palpak natin si Jesus. Para kayo tukupan yung palapak niya. Kasama natin ang Diyos.
Because of your faith. Kaya mahalaga ang faith. Tayo lahat may faith. Pero bihira at may mga taong walang faith. Kaya mahalaga po yung faith. And remember, faith is coming by hearing. And hearing by the word of God. Romans 10:17. Kaya pag ang tao walang panahong makinig ng salita ng Diyos, eh hindi lumalago sa pananampalataya. Kaya pagdating ng pagsubok, ano? Baksa ka agad. Eh di ba sabi sa awit, kasama natin ang Diyos, di ka malulungkot. Pero minsan, ang daming kalungkutan natin. Pag wala communication yung bahag mo sa buhay. Pag wala kang mapinalang maging boyfriend. Malungkot na lungkot, di ba? Eh, pero kung kasama natin ang Diyos, di ba? No? Sabi ng Bible is, di ka malulungkot. Di ka mapapalisa. Sapagkat, alam mo, yung fullness of God, yung talagang pagka-Diyos niya, yung nature of God, kapag sumaakin, wala ka nang hahanapin pa. Diba? Pero si Mama Mary, wala nang hinahanap na iba pa. Diba? Naging full life siya, kaya sabi, punong-puno siya ng grasya. Pero maraming mga tao, punong-puno ng disgrasya. Ha? Pag punong-puno ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Pero pag ikay punong-puno ng disgrasya, ang demonyo ang suma sa iyo. Mga kapatid, kaya masarap kapag ang Diyos ay suma sa atin. Punong-puno tayo ng grasya. Ibig sabihin natin pinagpapala. Dapat sa pinaya. At malayo, ang peso, malayo, ang makakamali sa tao, kasama natin ang Diyos. Di ba sa Romans 8:31, if God is for us, who can be? Kung ang Diyos ay nasa sa atin, kasama natin, sino ang lalaban sa atin? Pati sakit talunan. Demonyo talunan. Lahat talunan. Problema talunan. Lahat ay talunan. At dahil ikaw ay victorious Christian. Amen. Yun ang lahat sa atin. Pero dami nasisimba, no? Dami nasisimba, pero maraming tao problematic, asthmatic, at dati wala atik. Amen. Pero nalaman ng simbahan, lagi ng sisimbahan. Kasi sabi ng Bible, hindi lang iisa ang pagtitipong itinakda ng Diyos. At alam mo yung tao, isa lang. Isa sa pagtatayo, magsimba. Okay, this is the highest form of worship. Because Jesus said, do this in memory of me. Amen. Pero hindi po. Yun lang, sabi ng Bible, Hebrews chapter 10, verse 25, sabi, at huwag mong kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipon. Mga, plural po yun, hindi singular, mga pagtitipong itinakda ng Diyos, yamang nalalapit na ang kanyang magbabalik. Amen! Kasi gusto ng Panginoon, sa pagbabalik niya, may tayo paglago, namumunga tayo, sabi sa gospel kanina sa mas, di ba, no? Kung hindi namumunga ang sarap, kung tutulit itatapon sa apoy, that's the illustration, ano? Impyerno. Pag ang tao hindi namumunga, hindi nag-grow ang kanyang faith. Ha? Sabi ng Panginoon sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi garantiya, hindi garanti natin na tayo nagsisimba na natin ng prayer meeting, nagpupuri, sumasayaw, umaawit, nagsiserve. Hindi po yun ang garanti. The guarantee is, yung sabi kanina ni Father, kailangan ang gayaan yung ating ginagawa to be a good Christian, to be a fruitful Christian, yung totoo, yung hindi plastic, yung hindi Tupperware, yung hindi monoblock, yung hindi oropan, yung hindi plastic at cellophane. Amen po ba? Amen! Ang halaga po, ha? Ang pagdalo sa prayer meeting, kasi hindi lang isa yung pinakda. Kaya sabi nun, huwag niyong kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipon. Hebrews 10:25. Huwag kaliligtaan dumalo sa mga pagtitipon itinakda ng Diyos. Dahil doon ng Diyos tayo lumago. Tayo ay sumagana ang buhay espiritual. Lumago sa fruit of the Spirit. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Pagpipigil sa sarili. Kung wala ka nun sa buhay mo, dadami ang anak mo. Thank you,
kayo sa nakakit na presensya ng Diyos. Dahil ako'y nagbiministeryo doon po sa Maximum Compound sa Pilipinas. Mas nakakalungkot nga, bakit ang daming Katoliko na nakukulong natin din ako. Kasi nga po, my point is, sabi ni Hosea, chapter 4, verse 6, the prophet Hosea, my people are perished and destroyed for their lack of knowledge. Kapag ang bahay ng Diyos ay kulang sa kaalaman tungkol sa kanyang salita, madali kang mapahama, madali kang mamatay, madali kang mapukso, madali kang mapahamak tungkol sa kilos ng Diablo. Pero kung tayo po ay babad sa salita ng Diyos at may alam tayo patungkol sa Diyos, never na ikaw ay paghalian ni Satanas. Si Kristo ang maghahari, because greater is He who is in us than He is in the world. Higit na makapangyarihan si Kristo kaysa kay Satanas. Amen ba? Amen! Kaya yun po ang napakahalaga. No? Sabi nga po nung isang nakalimutan ko ang pangalan nitong Chinese na ano, di ba? Ano? Hindi siya katoliko. Pero ano sabi niya? Ha? Maganda yung pagiging katoliko, pero nakakalungkot, marami sa katoliko ang mali yung ginagawa. Di ba? Maganda yung pagiging Kristiyano, pero maraming Kristiyano mali yung ginagawa. Di ba? Sa daming Kristiyano, ang mga Kristiyano pa ang bahabahagi. Minsan, pag nabasa mo doon sa Facebook, narinig mo yung mga video, kahit pa ang pinangaralan ng Muslim, kahit pa ang pinangaralan ng sekta. Bakit? For their lack of wisdom. Sabi ng mga. Hosea 4:8. People are perished for their lack of wisdom. Now remember, wisdom is beyond knowledge. Higit na mahalaga ang wisdom kaysa sa mga kaalaman na nakukuha sa universities. Sapagkat ang wisdom ay si Kristo mismo sa buhay natin. Kasi natin ang pag-uwi sa Lord. The parable of the sower, di ba? Ang ipinapakita po doon yung salita ng Diyos sa mga hasik. Di ba? May nahasik sa bakuhan, may nahasik sa matalang lupa, yun ang namunga. At yun ay nagre-represent sa mga puso ng tao kung paano natin tinatanggap ang salita ng Diyos. Kung paano natin ito iniingatan, pinalalago sa buhay natin at nakikita sa kilos, gawa, salita, ugali, lahat-lahat. Doon naman yung makikita yung fruit of your faith eh, doon sa yung karakter. Ugali natin. Kumusta? Sabi niyo sa yung katabi, kumusta yung gali mo? Hoy, sabihin niyo, sabihin niyo kayo marika dyan. Hoy, kumusta na yung gali natin? O, bakit? Kasi kumusta na yung gali natin? Di ba? May pagpapasok ba? Yung word of God. Sabi nga ng Hebrews chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos buhay, mabisa. Ito ang niya kagaya ng tapak na ating kamilay talim. Ito ang niya tumatago sa mga kasukasukan, sa mga buto, sa mga utak ng tao. May utak ba kayo? Tumatago sa niya ito sa mga utak ng tao at natataho o nalalaman ang mga iniisip niyo. Ganun ka powerful, ganun ka bisa, ganun ka tindi ng salita ng Diyos. Because the Word of God is Jesus. Diba? Si Kristo po yung salita ng Diyos. Kaya, once you listen to the Word of God, mga kapatid, you need to respect that Word. You need to accept it. And once you accept it, you need to live it. Isa buhay natin. Bakit? Pag sinabuhay mo, ikaw ang pagpapalaki ng Diyos. Amen.
Chernobyl, nag-antena, nagtrabaho ako sa insurance company, nagtrabaho ako sa construction, naputol yung daliri ko. Nagpalis kami ni tatay, putol yung daliri ko. Naipit ang mami na nung ano, yung crane. O, dami ko pinagtrabahohan, pero yung lahat ng pinagtrabahohan ko, sila yung mga nagturo sa akin ng mga kaluguhan. Lalo na doon sa insurance. Grabe. Oo. O sino pa yung mga manager namin sila nagturo ng kaluguhan? Ano ko natutunan yung mga kabunduran? Kamatalan noon, sabi ng mga kapatid ko, ano mo, sa aming mga kapatid, ako lang ang bako. Pero nang ako magtrabaho sa ano, sa Maynila na lang, kung pumunta naman nila mula sa Quezon Province, ito ang naging mamahang ang buhay. Pero siguro, sometimes, yun ay nangyayari kasi wala tayong posisyon sa pagdating ng panahon. Kasi ang mahalaga naman, sa kabila ng mga pagsubok, trials, testing in our lives, brothers and sisters, remember the message of the Lord. Ha? Sa bawat pagsubok, sa bawat pangyayari, sa bawat circumstance ng buhay, tandaan mo at tanungin mo si Lord, may ipinararating na mensahe ang Diyos sa ating mga buhay. Amen! Kasi dalawang kami nalalapit doon sa kumpanyang pinagtrabahohan namin. Abay, yung mga babae na binigaw sa amin. Totoo po yun, ano? Hindi ko ako nasisimbalin mo. Eh, sa bata ko pa po noon, alam mo, nung ang bata pa po, ang sabi nga ng iba, nung bata pa ako, pag tinitingnan yung picture ko, ha, nung bata pa ako, sabi niya, kamukha ko raw si Aldrin. Hindi mo magawa na iwasan, hindi mo magawa na umayaw. Kasi you are in the world. Nandun ka sa mundo. Sabi ng Bible, do not conform any longer to the pattern of this world once you are Christian. Ha? Kapag ay naging Kristiyano. Pero dahil na hindi pa ako Kristiyano noon, kilala ko lang na may Kristo, kilala ko lang na mayroong relihiyon ako. Pero hindi nagpipinitorate sa buhay ko yung power ng word. Hindi nagpipinitrate. Hindi ko maramdaman. Hindi ko maranasan. Sabi ko nga, nagsisimba ako noon, pinipili ko yung doon sa likuran ng mga babae na sa unahan para pagluhod nila, doon ako nakatitig sa kita nila. Habang nakaalabubari ay meditation talaga, pero grabe. Ha? Grabe, doon ako nakatitig. Pinamimigitan ko noon. Alam nyo, nung ako wala pa sa Panginoon, imagine it. Alakas ang imagination ko po nun. Ang lakas. Kahit na sa sasakyan, kapag nasa sasakyan ng jeep, ang magaganda, di ba naiisip ko, kaya nakakaroon na ako sa isa pa na yun. Kasi nung wala pa ako sa Diyos, kapag nakikita ko yung maganda, talaga naiisip ko ng hindi tama, ano, sipin mo, iniisip ko, walang damit na siya. Totoo po yun. Imagination. Ganun po katindi. At pagdating ng bahay, doon man ako nag-meditate sa aking kwarto. Nagdarasal sa ibang Diyos. Binubuksan ko ang mga dasalan ko. Hustler, babae, playboy na kami. Yun ang dasalan ko. Ano ang naging dahilan? Yun ang naging dahilan ng sakit. Nagkasakit ako sa puso. Apat na baha sa ugat.
nagkasakit ako ng enlargement of the heart. Yun, mga kapatid kay Kristo. Tapos, nagkaroon ako ng hepatitis. Nagkaroon ako ng ulcer. Maraming sakit sa naramdaman, mga kapatid. It because hindi tayo connected sa Diyos. Sarang iwalay sa puno. Hindi dumadalo yung power, hindi dumadalo yung nutrients nung ibinibigay ng puno. At ganun katindi kapag tayo iwalay sa Diyos. Kailan ako gumaling? Mga ako'y umaten sa isang CLSS or Catholic Life and Spirit Center na 1986 doon sa Amor Solo. Minsan kung narinig ang Word of God sa DWSI, sa radio natin, marapit kay Kristo, sa pagkarinig ko pala yun ng gabi, hindi ko na alam ang gagawin ko dahil alam ko baka ako'y mamatay na at may sakit ka sa puso, di ko alam kung buhay ka pa bukas. Tinan mo yung ating kapatid na assign dito, si brother ano, di ba? Patay na. Mas bata pa yun sa akin, di ba? Sino nga ito? Umanda na laki. Romy Alonso, di ba? Si brother Romy Alonso. Sunod-sunod sila nakamatay. Sister Mary Armenta, asawa ni Brother Dante, Sister Mary Rosie Joriquez, tapos si Brother Romy Alonso. Ha? Nangisay na lang. Sipin mo yun. Di mo alam ang kahihinatnan mo. Paano ka kung hiwalay kay Kristo? Paano ka kung walang relasyon kay Lord? Paano may relasyon ka nga pero para-para? Hindi mo pinagbibigyan ng pansin at hindi mo tinunoon ang tunay na buhay mo doon kay Jesus. Mga kapatid, ano mangyayari sa atin? Salamat sa pagkatong 1986 na kilala ko siya. At kung hindi ko siya nakilala, siguro po ako'y patagal ng patay. Kaya po doon sa baptism in the Spirit, noong po 1986, April 10, yun ang aking renewal doon po sa buhay espiritual, 1986, April 10, na gumaling lahat po yung sakit ko. Dati mong payat ako na noon, may sakit ako. Kung titignan ako, parang kalansay na. Pero salamat sa Diyos na makilala ko siya, ito na ang itsura ko. Sabi nga nila, piulong-piulo talaga. Bakit mga kawalit ng mga kaliwanan? Ganun po kabuti ang Diyos. Dapat tayo na sa Panginoon, di ba? Kaya po, muna po noon, inisip ko, sabi ko, talagang mabuti ang Panginoon, hindi na ako iwalay sa Kanya. Nag-serve po ako sa Lord. At ito na nga po, mula ng 1986 hanggang ngayon, isipin mo, noong ako nag-ingkot, mas maraming nakuna sa akin, pero nakapagtataka, bakit ako nakasama sa council of elder, bakit ako naging elder, bakit ako may posisyon sa ministry, dahil siguro yun ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya po, napakabuti ng Panginoon. At yung sinishare ko, dahil hindi pala itasal sa sarili ko, kundi nais kong sana'y maging ganun din po kayo. Dahil yun ang wish ko, kayong lahat ay maging talugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kapag perfect ang relationship namin kay Lord, mapagtatagumpayan po natin ang lahat ng tukso sa puno. Yan po ating pag-uusapan ngayon. Ha? Resisting temptation. And remember, we will overcome. Magtatagumpay tayo. Amen. Mangina. Amen. Para yung sagot niyo, para hindi magtatagumpay. Para nag-iisip ako, tatagumpay kaya ako. Itutuloy ko yung ginagawa ko. Uintin ko. Ang ating topic for today is resisting temptation, we will overcome. God allow those things to happen.
Minsan, inaalaw ng Diyos na mangyari sa buhay natin ang mga ganong pangyayari para malaman ng Diyos kung sinasabuhay mo yung iyong lagi naririnig pa ika'y nagsisimba. Kapagdating ng mga pagsubok sa buhay natin, di ba? Yung nalamig natin kay Father doon sa taas na yung nagsasabuhay natin pagdating ng mga pagsubok. At yung nalamig natin sa prayer meeting. Kaya minsan inaalaw ng Panginoon. Ang Panginoon Jesucristo dinala doon ng Espiritu Santo sa roon ay para pagsubihin ng Diablo. Bakit po ganun ang pagyayari? Kasi nga galing siya sa baptism of the Holy Spirit. What is the purpose of baptism of the Holy Spirit? Ha? To empower us. Di ba? Para magtagay tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Because all powers in heaven and on earth have been Jesus was given to me by my Father. Ibigay na lahat ang kapangyarihan ng Diyos kay Kristo. And once you receive Jesus Christ in your life, ang lahat powers of the Lord Jesus. Nasa atin na yun. Binigyan na sa atin. Ikaso, dinabaliwala natin yung kapangyarihan ng Diyos. Ayaw natin i-exercise, ayaw natin gamitin, ayaw natin na itamoy yung demonyo. Palayasin yung demonyo. Sa atin na lang ito, demonyo, demonyo. Victorious Christian life, victorious Christian living. Ha? Eh, maraming mga tao eh, ang kanilang focus na yung natural world. Kaya, ang gusto na maging successful lang dito sa mundo, sa lupa. Successful in life, successful sa pag-asawa, successful sa kanyang pamilya, successful sa kanyang business lahat. Pero sa Christian living, hindi victorious. Kaya sabi nito, yung first temptation na ginawa ng demonyo kay Kristo ay temptation about the lust of the flesh. Kita na naman. That is human nature. Ha? Ang human nature po, kailan lumitaw at kailan naranasan ng tao ang human nature, wala na magkasala si Adan at Eva. Ha? Because we were in the presence of God, we were in the grace and in the glory. Kaya hindi namin nararamdaman yun eh, kasi hindi pa nagkasala ang tao. Nasa presensya ng Diyos tayo. We are controlled by God. Pero nagkasala ang tao, sino nagkocontrol na sa atin? Sarili natin. Kaya ginagawa natin ngayon ay restoration eh. Gusto ng Diyos, ibalik tayo doon sa dati. Kaya kung kayo nangitinig at kayo lumalabas sa prayer, hindi lumalabas, magiging panangpalataya at unti-unting nababalik ang buhay nyo sa dating plano at magandang plano ng Diyos! Kaya tao ko mag-stop si Genesis chapter 3, the call of man, yung kasalanan. Ano ang unang-unang kasalanan ng tao ginawa? Tanong ko sa inyo. Ano? Ang unang-unang kasalanan ng tao ay napanilang deception, na-deceive ng demonyo. The result of deception is disobedience, mga kapatid. Kaya naging sumuhay ang tao dahil after the deception of Satan, ha, they were deceived by the devil. Sila'y nanilang ni Satanas.
Ha? Paano nalilangas ni Satanas yung tao? Eh sinabi, hindi naman totoo na ikay mamamatay kapag kinain niya ang bunga niya. Parang yung paliningan na hindi mo ngayon, hindi naman totoo, hindi ko lalang pa ng mister mo kapag ikaw ay sumabi, umibig sa akin. Tutulog ang pangako. Nasa-disenyo na si Gordy, di ba alam ko masabi? Tutulog ang pakita, pag-aaralin ko yung anak niyo. Mata ng pangako ng demonyo! Nakakalimutan natin ang pangako natin sa Diyos! That I will praise you till I die. Sabi natin ano, patay na sa karamit, di kita maipagpapalit sa ano bang bagay dito sa daigdig. Di ko kaya malayo sa'yo. Thank you.
kasi sa dami bayanan. Mahaling bill. Bill sa merako, bill sa water, bill sa sky, bill sa sky cable, bill sa internet, bill sa credit card, bill sa bill na lumalaki. Memorial is Satanas. Psalm 91, verse 12.
nagkukaw din ang bahay ko. Nagbabasa rin ang Biblia ang demonyo ng daan niya. Nagpipreach din ang demonyo ko. Kaya huwag kayong pag-isip. Alam mo, maraming Kristiyano, Katolikong nag-isip. Because they are lack of wisdom and the lack of truth. Ha? Hindi nag-aral ang salita ng Diyos kaya hindi lang pinakinggan yung dapat pakinggan. Kaya sila'y naligaw. Kaya ka marami na tao, kayo mag-sign up tapos eh, samantala nasusulat. Matthew 28 verse 19. Baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Jesus Christ is the one who said, si Kristo na sabi nun. Hindi po mga pari, hindi po mga katulad namin. Si Kristo, Matthew chapter 28 verse 9. Hallelujah to the Lord. Sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verse 31 to 30, kung patuloy kayo susunod sa aking aral, kaninong aral kay Jesus? Kung patuloy kayo susunod sa aking aral, tuloy na kayo mga alagad ko. In other words, may alagad ng demonyo. At may alagad na tunay ni si Kristo. Kung patuloy kayo sumusunod sa aral ni Kristo, sabi niya, tuloy na kayo mga alagad ko, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Katotohanan, ikay may asawa na at hindi ka pwedeng kumakot sa iyo. That's the truth and nothing but the truth. The truth is, you are married and always married, babe. Parang bihira na yung nakakapalakpak yan. At pumapalapa ako na mas malakas. Para hindi ako mahalata na kung pinatamasan. Isa daw, mayroon daw Pilipino na sa ano, di ba? Sa jeep, sumakay, sabay-sabay sila. Pinagtatawid. Bigla mo lang ako eh. May kumutot. Yung kumutot, sa halip na para hindi siya mahalata, tingnan na yung makasabi. Siya pa rin natin. So, nakabibig na ka, yung makakatabi. Ito kasi, yung mismo gumawa. Ganon ang nagiging dignity balance ng diablo. Diba? Kaya minsan tayo nagiging sinungali. Amen po. Kaya yung tatlong temptation na ginawa ng demonyo kay Kristo, yung timpo, yung strategies ni Satanas sa atin ngayon. Kaya rin na niyo po doon sa, doon po sa huli ng gospel natin, sabi ito po, sa verse 13, pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng paraan. Yun na lang yung lahat ng paraan sa Tanas. Wala na siyang ibang paraan. Wala na siyang ibang strategies. Yun lang. Yun lang, tatlong yun. Yun lang, sa tatlong yun, yun lang tayo tinutukso. Sabi niya, ha? Pagkatapos siyang tuksuhin ng Diablo sa lahat ng ng ibang pagkakataon. Ay, nasaan na si Jesus ngayon? Nasa langit? Sino ang ginagawa niya ngayon? Tayong tumanggap sa kanya. Hindi niya titigilan tayo sapagkat si Jesus yung kalaban niya. Lahat tayong tumanggap kay Kristo. Kung inigilay mo naman si Kristo, lalo matutuwa siya sa'yo sapagkat siya'y magiging mo ng Diyos at ika'y magiging kampunan niya. Saan niyo gusto? Anong gusto niyo? Si Jesus o si Satanas?
For Jesus. So remember, brothers and sisters, huh? That's my introduction. So remember that being tempted, ano? Kapag tayo nilutokso, it is not in itself a sin. Hindi po tayo nagkakasala, kapag tayo pinutukso pa lang, ang daming temptation na naranasan. Kung ako'y mga sign sa Hong Kong, bago-bago ako noon, may mga taga-Hong Kong dito na nandirito na. Alam niyo naman kapag ang mga taga-Hong Kong ay nawala ng trabaho, nasa flat yan. Ay nakasaya ako minsan doon. Mayroong isa po doon na ako noon kababali na doon ako noon. Wala pa akong asawa na. Nabahalo lang ako doon. Dibinata. Meron tumuso sa akin. Kahit tumutukso ako niya. Eh, nawalan po siya ng trabaho, napunta ng plan. Talagang inabangan po niya ako doon. Inabangan po ako doon. Pag-isip ko ng umaga, andun pala sa may anansika. At inaabangan ako. Eh, tuloy-tuloy pa ako doon. So, nagsira ako, pagkakasin ko naman, andun pa rin. Eh, gusto pa ako ikis. Eh, siyempre, ako rin po talaga, ayaw ko na mapahama, iliwasan ko siya. Eh, talagang kinagal ko ako eh. Talagang gusto talaga eh. Talagang iniwas ko po. Iniwas ko po talaga. Alam mo, pag iniwas ko po, inilayhan ko siya. Aba, na-slay po siya. Nung na-slay po siya, diretso ako ng kwarto. Nakaiwas ako sa kwarto. Nung ba ako na-assign sa Canada, alamig-alamig, nagpapala ako ng yelo. Ha? Pinapawisan ako kahit nagpapala ng yelo. Kasi doon, yung tabi ng opisina, kailangan alisin yung yelo. Lalagyan mo na kasi. Dahil pag may nakulas doon, sagot nyo. Paano? Lilimanda kayo. Pero, bigla mo lumating, ang ganda-ganda. Ang nakasyot na nga makiksik. Na maong, na parang may ganun-ganun. Ano? Ha? At sila naman nakasur, pero parang yung parang ako, di ba ganun? Ay, parang ganun. Yung cold na ganun. Pero nakabukas. Matatag pa rin sa pagkakasama natin ang pagkakasama. So, saan tayo matutukso? So, kapag tayo tinutukso, hindi pa po tayo nagkakasala. Sin arises, ang kasalanan ay dumarating, we believers give in to temptation. Kapag tayo sumang-ayon na doon sa tukso, nangyari po sa akin yan. Hindi naman po ako santo at bako. Puso-puso sa Pilipinas ang bato eh. Diba? Natukso rin naman po ako. Nagkasala rin po naman ako. Pero sa ibang pagkataon po yun, dami mga ano. Pero, ang masarap kasi yung nakilala mong nagkamali ka at natutukan umamon at magsisig umamin ng iyong pagkakasala. At wala akong incentive yan. Alam ko po, mga tao tayo. Sabi nga nung isa nag-kumpisal sa bari na natukso ng gano'n, sabi niya, anak, magpasalamat ka sa Diyos. Buhay ka pa rin.
tao pa ba ibig sabihin ang tao'y malukong kay dali? Ibig sabihin ang tao pa ba yun? Hindi ka pa santo, wala ka pa sa langit. Pero ang mahalaga, kailangan matuto tayo sa bawat pagkakamali na. At hindi pwedeng ang kasalanan ay gantihan natin ng isa pang pagkakamali. Hindi pwedeng nagkasala ka na nga, nagkamali ka na nga, kakabihin mo pa ng isa pang pagkakamali. Ay hindi po na. Yung kapatid ko po, ganun. Kaya pinagtayuhan ko siya at salamat sa Diyos pangalaya ko. Yung kapatid ko babae na niluko siya ng asawa niya. Dahil siya niluko, kumati siya. Ganti-ganti. O sabi ko, sa ate ko, alam mo yung ginagawa mo, ang magsasakta rin ako sa pamilyo, ang mga anak ko. Alam mo, at least nakinig, napakainig ng salita ng Diyos, hindi ka ako sa Quezon noon, mag-prayer meeting. At salamat. Ngayon, labor na rin ang Espiritu. At ngayon, ay naglilingkod na rin sa pamilya. Amen! Amen. Hindi yung habang palahor lang tayo na lang dun sa kasalanan, dapat tayo umangon. Amen? Yes. Spend your eyes, believer, to resist temptation. Tayo po, ang Biblia nagsasabi na tayo mamayong palataya, labanan po natin ang tukso. Labanan natin ang tukso. And give them encouragement to face it. Sabi po yan ang James chapter 1 verse 12. Kung titinili po sa sulat ni Santiago, James chapter 1 verse 12, ito ang sinasabi, pakinggan po natin. Ha? Kung kayo ay nakikinig pa? Nakikinig pa ba kayo? Yes! Ang talaga? Yung mga nakikinig po, malapak na ng malapak. Hindi po mag-remove yun, mga kapatid. At tataan mo naman, kung tayo po hindi nagsisisi sa ating mga kasalanan at tayo ng tangay at nagbabal sa tuksong yan, yan ang nagiging dahilan ng masakit at damdaman. Sabi ni Propeta Isaias, dahil sa kasasala mo, ang mga daing mo, hindi niya dinirinig. Kaya kahit simba, sa kahit ng simba, dasal ng dasal, kung tayo may babal sa kasalanan at tayo nagsisisi, huwag balik loob sa Diyos, yan ang mensahe na yung pinag-aaral tayo ng katila niya. Advent. To prepare ourselves. Ihanda ang sarili. Maging tapat sa Diyos at pagharian ng Diyos ang ating mga buhay. Amen. Amen. Paano po natin i-resist at ma-overcome ang temptation? Mayroon lang akong tatlong isi-share sa inyo. First, unang-una, para magkakumpayan po natin ang temptation o tukso ng buhay, first is finding God and His Word as the resources to overcome temptation. Kailangan tayo maging malapit lang sa Diyos. Sa panahon ng mga panawagan, pagsimba, kailangan huwag kayong iliban. Sa panahon na ngayon, iinimbita rito. Huwag lang minsan. Ang sarap yata po na mayroong community na kayo sumasamang nag-pray. Ang sarap yata po na mayroong community tulad ng Elsidite Ministry na nag-care sa isa't isa, nagpapaalalahanan sa isa't isa, nagpapanatulad sa isa't isa. Hindi ba naman kayong mga prayer partner at nag-o-hop ng mga RDs kung kayo may mga ID, huwag kayo pumunta ng ibang bansa. Alam mo lang yung opisina doon, kaya alalayan doon, tutulungan kayo. Huwag kayo nag-abroad. Doon kayo lang nag-abroad, pumupunta doon sa mga ano, tumutuloy. Kung ikaw ay gusto magtrabaho sa ganito, tutulungan ka. Aalalayan ka nila. Para sinabi ng Panginoon, aalalayan ka niya upang di ka mag-isod, upang ikaw ay magtagumpay, upang ikaw ay kanyang gabayan hanggang sa balating mo ang iyong destiny.
the author and the perfecter of our faith. Siya ang pinagmulan ng pananampalataya mo at siya rin ang nagpapasigla dito. Turo ko kay Jesus. Doon sa boyfriend mo. Okay lang kung nalang sinatakoy kay boyfriend kayo. Pero huwag niyong gawing Diyos yung inyong mahal sa buhay. Gawin niyong Diyos si Jesus. Panalig ka. Amen? Amen. Finding in God and His Word, yung ganyang mga salita. Alam mo, kapag tayo ba sa salita ng Diyos, yun naman papaalaala sa iyo. Eh. Alam mo, the ministry of conviction, it is the ministry of the Spirit. And remember, the Word of God is Spirit and active. Ang salita ng Diyos kanya ay buhay at mabisa. Espiritu at buhay yan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos. Di ba? Ang salita ng Diyos. Di ba? Kaya pag tayo po ay nababad salita ng Diyos, yun ang magpukundig sa atin, magpapaalala sa atin, anak, hindi tama yung gagawin mo. Anak, may asawa ka na, huwag mong pakulan yan. That is conviction. Kaya minsan may mga tao pumatay ng tao, nagkasala after ilang years na biglang sumusukok because of the conviction of the Spirit. That is the ministry of the Holy Spirit. Yun yung sinasabi ng Ecclesiastes. Na ang sinasabi, in His time, in each time, He makes all things beautiful in each time. Sabay mo ako, Lord, pag maginaw, nakakapapakit. Mamaya na pa.
Pag naisipan mo pa kung ano, iba na yung gagawin niyo. Malalik araw. Tapos magkasawa naman kayo, mas mabayan mo. Hindi ko pa. Hindi rin masama, baka rin mo sa 1 Corinthians chapter 7, para nagutan ng mga babae at lalaki ang inyong katawan, hindi talagang inyo, kundi sa asawa niyo. Basahin niyo doon, 1 Corinthians chapter 7, kaya lang nagkakalukulong ang buhay niyo, kasi yung inyong responsibilidad ay hindi niyo na tinutugunan. Lalo na kung nasa abroad, di ba, no? Kaya kung ako, halimbawa ang asawa niya, nagluko, yung sa ano? Ha? Bakit pangalan kita? Sabihin niyo, ay salamat, sweetheart, kasi yung tungkulin ko, may ibang bumanap na. Diba? 1 Corinthians chapter 7. Yun yun. Okay? And finally! Lumuhod rin sa harapan ni Daniel at nakiisang
manalangin. Kaya nung pinapukasan buksan ng hari o kulungan ng mga leon, sabi niya ng mahal ng hari, Daniel! Lingkod ng Diyos, buhay ka pa ba? Sabi sumagot bigla si Propeta Daniel, ito po buhay ang buhay sapagkat pinatigong ng aking Diyos ang mga bibig ng mga leon. Grabe, ganyan ka power ng prayer ang mga tipso ng alas, ang mga tipso ng sakto, ang mga tipso ng alas. Lala ko sa iyo. Sabi ng Santiago, labanan niyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Labanan niyo ang diablo. Ang pinakamatitin pa laban sa diablo, sabi natin kanina, maging malapit sa Diyos, sa kanyang mga salita, babad ka, at pagkatapos, manalangin. Pananalangin, always pray. Pray without ceasing. Walang gumpay na pananalangin. Kahit pagod na pagod ka na. Kahit ikaw ay hindi na makapagsalita, kaya mabinigyan ng Diyos ng gift of tongues ay para gamitin mo sa pananalangin. Huw! Nabasya ka na kayo yan. Ako nuro niya. Ako nalayo sa timon. Totoo po yung gift of tongues. 1 Corinthians chapter 12 and chapter 14. Basahin niyo doon. Sa dalawa ng mga ibang sekta na galong pagnabasin, ang nagsasalita sa ibang wika ay para sa mga di sumasampalataya. Maliit ang interpretasyon. Ang akala, pag ikaw ay nagsasalita ng ibang wika, ay hindi ka sumasampalataya kasi para sa di sumasampalataya. Ang ibig sabihin ng para, panganib ka, sabi sa akong na apostle, kung ikaw ay Kristiyano, nagsasalita sa ibang wika, marinig ka ng mga di sumasampalataya, kaya yung pagsasalita mo, para doon sa mga di sumasampalataya, para sila yung sumasampalataya, at manalig kay Jesus. Mahina. Sunod ka lang ng sunod, ay talagang matutokso ka. Isipin mo yung panalagayan. Palibawa gusto mong sumeksi, at dalawang kang nagsasabi, sabi mga kapatid, halika kumain tayo sa ipin mo, kasi yun na lang. Eh sumama ka man, nagpagbigyan mo yung iyong kaibigan, eh kumain ka lang nung nararapat. Hindi ito bibigay ka. Diba? Kung pwede man, kailang kasabi natin self-control. Pwede ka lang kapatid, mga kanuno, magkumain ka ng pakunti-kunti habang nagkukunyuhan. Ganun yun eh. Para lang hindi mapahila ka sa kartayo. Kung kaya naman ikay nililigaw, wala may asawa ka na. At alam mo rin naman yung iyong nililigaw sa'yo may asawa na rin. Habang ikay lang ang self-discipline, alam mo na yung tama at mali. Alam nga naman ipahama ko yung sarili mo. Self-discipline. Isipin mo, use your common sense. Diba? Sabi nga ng isang kandidato mo na gamitin mo ang iyong kukuti. Ba't yun yung tingin sa akin? Yeah, sabi ng Hebreo chapter 4 at chapter 12 verse 7, hindi po tayo magtapos na. Hebrews chapter 4 at chapter 12, sabi ng Hebreo chapter 12 verse 4, pakinggan nyo ito. Verse 4, ito ang sinasabi, hindi pa humahantong sa pagtana ng inyong dugo ang pag-ipagtunggalin ninyo sa kasalanan. Ang tawag sa atin, we are militant church. As believers, we are the church. We are the people of God. And because we are here in this world, we are not yet of the world. Hindi pa tayo nakaangat sa lupa, ano? Pero, sinasabi ng Bible na tayo nakikipagtunggalin sa kasalanan, nakikipaglaban, militant church, nakikipaglaban, hindi para umatanak ng dugo, nalimutan na ba ninyo ang pangalan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng dugo ninyo, sabi niya, anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. Yung mga salitang nagsasabi, nagpapaalaala sa atin kung maling ginagawa natin, ay huwag kang magwalang bahala doon. Kung natatamaan man tayo, pasalamat ka sa Diyos dahil ibig sabihin, mahal na mahal ka pa rin ang Diyos kailan
sapagat ito'y nagpapakilala kayo inaari ng Diyos na kanyang mga anak, mga kapatid. Kaya sa mga panahon na tayo po'y sinusubok, sa panahon na tayo po'y nagmatukso sa buhay, nadali po'y tatong yun. Maging malapit sa Diyos ang iyong mga salita, manalangin, at lalagigit yung ating self-discipline. Kailangan disiplinado tayo. Alam natin yung tama, alam natin yung mali. At sa ganun, hindi tayo mapapahama. Alalahan mo lagi, you are the temple of the Spirit. Ikaw ang templong buhay. Nananahan sa iyo ang Diyos. Alam niyo, ang gusto ng Holy Spirit sa atin, feel at home siya. Paano mag-feel at home si Holy Spirit sa ating puso kung ang kalaban niya doon na yung mga masasamang kasalanan natin? Yung mga spirit na sabi niya, hatred, envy, anger, resentment, divinity, lust of the flesh. Paano para natili ang spirit na makakilos powerfully, hindi siya feel at home. Di ba? Masarap ko ang Holy Spirit ay feel at home. Magiging siyang very powerful. He is always active, moving in our lives. Amen. Parang isang awiting sinasabi ko na. Siguro alam na alam nyo itong love song na ito sa rain gently cold whether we say falling like rain, you're out of sight. Rain follows me, even in my bed, and rain is the tears that I shed. Sabi sa awit, there'll be no sunshine in my life until you say. Magiging problematic ay asthmatic. Lagi nagtanda. Sabi ko sa awit ay, there will be no sunshine. Wala nang liwanag ang kanyang buhay. Puro dinig. Puro problema. Puro problema. Dahil sa awit yun, yung umawit, sinabi mismo niya ang reason, somebody holds my heart. It can never be mine. Kaya mga kapagin, kung ang puso niyo ay may hawak ay demonyo, it's now the time to surrender dito na. It's now the time na to confess, to prepare ourselves in this Advent. Ialay natin sa Diyos sa ating buhay. Just close your eyes and bow down your head. And feel on going to that. Let's prepare ourselves. Because God is with us. He is in our midst. He is doing something good. Dahil mahal na mahal ka niya. Wala siyang katulad. Hindi po siya nagpagbago. Makapangyarihang Diyos. Isa lang naman ang tingin ng Panginoon. Ang tayo ay kanyang makasama sa kanyang kahagat. Ang tayo ay huwag magpahama. Ang tayo ay magpagtamasa ng kagayahan ng hanggang sa kanyang kahagat. Yun ang nais ni Lord. I know, God, that you are there on me. Yes, Lord. Paalala ko po pag-ibabang. Yes, Lord. Paalala ko sa amin ang mga Diyos ang lakas. Yes. Ipilipo. Diyos. Patawari yes. Sana. Yes, Lord. Ang isang Lord, Lord. We come over. We surrender.
You are doing something good. Yes, Lord. Patuloy mo kaming nilipo. Patuloy mo kaming pinalalakas. Patuloy mo kaming pinagagaling at pinalalaya sa namang uri ng mga tukso sa buhay. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang pumasok sa puso namin. Hayaan mo, Lord, na ikaw maghari sa amin. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang lumuklok sa puso ng aming buhay. Dahil wala kami magagawa kung hiwalay ka na sa iyo. Hindi mo na cheese.
Jesus Christ. In Jesus' name. And Father, cover us with your precious blood. Palutin mo kami ng banal na dugo. Itago mo kami sa inlikuran. Huwag mo kami muli pabayaan, Lord God, sa halik kami lagi ingatan. Palutin ang kapat at banal na dugo in our protection. And Father, we pray na bigyan mo kami ng divine wisdom at gamitin mo lahat ng ito sa paglago ng gawain mo, Lord. Yes, Lord. Gawin mo silang mamagkakawa mo sa mantao sa nagsulok ng mundo at tinapin na po namin kami lahat ay tagumpay. Kami lahat ay managal na. Palakpakan natin si Lord. Kundi pinabalik at tulad sa akin, tinan mo, naging good health.
Nawala yung mga sakit ko. Yung pamilya ko, hindi nagkakasakit. Yung pamilya ko, ang sasaya namin. Ha? Nakita niyo sa YouTube, yung aming mga pinupo, sa YouTube. Ha? Yung aking YouTube ay yung channel Takeover Holy Spirit, pati yung tatay sa YouTube. Takeover Holy Spirit is for letter lahat. Tapos yung kumpletong Brother Rex America. Yun yung dalawang channel. Ito po yung mga ano. Pwede kayong mag-subscribe doon. Pag tinig niyo yung subscribe. Okay? Tapos yung Facebook ko, dalawa, Brother Rex D. America at Resurrection Rex D. America. Ayan. Okay? Yun po. So, lahat na yung pinibigay, kakakuha ng Panginoon, Luke chapter 6 verse 38, ibabalik sa inyo ng Panginoon, sisig, liglig, at kumakasawa. At yung mga tithes naman, sabi ng Panginoon, subukin yung gawin ito kung hindi kubuksan ang durungawan ng langit upang ibo sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na kanya kayo bibigyan ng salo sa inyong ubasan. Sa gayon kayo'y mananagana. Nasa Malakay chapter 3 verse 10-11. Ayun po yun. Sa New Testament, sinabi ng Panginoong Jesus, mabuting gawin niyo yan. Sabi ni Jesus, huwag nyo lang kanilintaan ang higit na mahalaga, yung katarungan at pag-ibig sa ako. Okay? So, kasi kung nag-iikapo nga tayo, pero away-away naman, nag-iikapo nga tayo, pero ang dami natin ka-away, ay hindi mali. Kailangan nagmamahal. At may katarungan. Amen? Amen. So, taas yan, ang mga yan, at ating nati-pray, pati mga pag nyo, punuin ang pagpapala, at maraming papasok doon sa inyo. Kung kayo nga pala, ano, baka mayroon kayo, baka po kayo ay naghahanap ng gusto nyo hindi ng kondo, no? Kondominium. Kasi kami, may kondominium na nalating dalawa yung po, na ibibintan namin yung sa disciple po. Yung ibinabayan namin doon dati, yung inuupa ng mga umakatin sa amber ng mga sa upuan. Yung upuan plastic yun, hindi kay Brother Mike, sa amin yun. Sa mga disciple yun. Yun ang binabayad namin sa kondo. At yung kondong yun, nakapangalan sa aming mga elders, pero yung communal na. Communal. Ibig sabihin, pag-aari ng lahat ng disciple. Dahil hindi namin kaya na kasi mataas yung tao. Binibinta na namin sa presyong tulad ng dati. Kasi yung bago ngayon, sa Tower 3, 2.2 million. Ngayon, yung aming binibinta, mayroon pang nalalating apat na unit, labi na naman, nabinta ng white room lahat na iba, ay apat na lang po, ang halaga na lang po, 1.5. One bedroom po yun na pwede niyong i-convert sa two bedroom. Ha? 1.5. Yun po ay pwedeng itutuloy niyo na lang o pwedeng i-cash nyo. Pero po yun. Kasi sa amin na po yung ano yun, ang balas na lang po sa bangko na ay 700,000 dahil sa amin na nabayaran namin yung ganun. So yun, kung gusto nyo, sabihin lang sa amin. This is the only way po. Kumuha ka na isa. No, kasi po, pag sa bago kayo bibili, mahal, 2.9 mo. Ay, 2 million. Doon naman po sa gusto kong kumuha ng raffle, na pwede kayong mag-PM sa akin at pwede po ipadala. Kasi kahit kayo ay dati po sa abroad, pag kayo may ticket, kami na representative yung binita nyo, ay pwede kayo manalo. Sa December 17 yung bonus po na 15 unit ng condominium, sa halagang 2,000 ang ticket po iraraful yun sa Pasko sa December. Yung 15 unit po yun. Kaya marami lang namin hindi. Yan, yun po yun. 2,000 pesos po ang nangangalang ticket. Yan, pwede po kayong kukuha sa amin. Yung way po ko yung Luisa America na napakala doon, minahano sa radio. Tapos yun po, ay kung pwede kayong bumili sa amin yung mga nasa abroad kasi bumibili through back-to-back o kaya yung ano yun. Mr. Union, tapos yung picture, pinipicture namin yung ticket, pinapadala namin through, ano yun, sa Facebook, ganun. Tapos, para at least alam. Yung nakaraang rapo noon, yung may pelikula, ay sa ating opinion, yung nangalan ng kondo. Kaya lang ang problema noon, mayroon kong pata para noon. Na pag hindi ka pupunta ron, hindi mapapasayo. Kaya laking panginayon ko sister na yun. Sabi mo kayo, manalo sana siya. Eh ngayon po, talagang ticket po yun, kahit hindi kayo tumalo, kahit wala kayo doon,
Basta yung pinilihan nyo, siya ang representative nyo, yun po, mananalo kayo. Tapos kung hindi naman kayo manalo, noon, ay, yun naman po ang guarantee nyo, iipunin nyo, kasi po, magbubukas na po tayo ng El Shaddai City, doon po sa may Bacoor. Patakam na po tayo ng El Shaddai City, yun po, yun ang pagpapatay naman po yung ticket na yun, irarapol muli, para kayo ay makabili doon, yung first batch, second batch, third batch, kaya sa Bacoor po, doon sa may papunta na, ano yung nakahari? Doon po. Mayroon po tayo, itatayo doon, pati yung patuloy doon sa iglesia ni Cristo yung tube na malagay, room po, kaya sa El Shaddai City. Kaya, kasi po yung umbel, dadaanan na po ng ano, yung highway, hindi po makontrol, makakati. Magiging yung umbel, pagdating ng panahon, magiging compound na lang yun ang College of Divine Wisdom. Saka yung Tuesday gawain na. Yung malaki po na yung pagdating ng panahon. Hindi pa yung mga ilang years pa yun. Pero kung gusto nang bagay nga, magkaroon na yung bago sa El Shaddai City, ay, kumain na kayo yung ticket. Okay? I-PM nyo lang ako, Friday night session mo. I-tawag ako yung mga friends natin. Kung kayo magpapapain sa akin doon sa resurrection, naka-accept mo, naka-accept mo. Okay? Kaya tatap ang lahat ng yan, iniisip ko kasi kung hindi ba kayo hindi. Nakalimutan ko kasi talagang yung ticket sa school. Ang maraming kasalanan ko. Pinagdadala ko ng servant leader at nakalimutan ko. Kung isang bandel. Okay? Kaya, I'm sorry, Lord. Ama namin Diyos, nagpapasalamat kami. Basbasan niyo po ang mabagay nito, mga panyo, asin, langis, nuclear, wallet, bag, passport, papeles, at lahat-lahat na kami mga prayer request, Lord God. Inaantay na po namin kami lahat ay answered prayer, O Lord. Lord, ipapalit mo sa amin, sisigilitin kumakapo ang aming mga offerings, Lord God, ang aming mga tayo, at lahat na kami mga alay sa iyo. Inaantay namin ang iyong pangako, ang iyong promises, O Lord God, at inaantay namin kami lahat ay tagumpay. Pagkakaroon po ang mabag, ang mga wallet, ang lahat-lahat, at punuin ang pagpapala, at inaantay ko po, Panginoon, this coming year, inaantay namin patuloy kung kami sasagana ang buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Ama pa lang po. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen.